Ouch! Tumingin ka nga sa dinadaanan mo! Pasensya ka na, hindi ko sinasadya. Huwag mo nga akong hawakan! Baka mahawa pa ako sa kaitiman mo! Oo nga, Marga. Hindi kayo bagay magkatabi. Mas lalo lang siyang magmumukhang baluga. Hindi ako baluga! Oo nga pala. Hindi ka baluga. Ikaw si Anya Negrita. Anong pinagkaiba nun? Anya Baluga! Anya Negrita! Anya Baluga! Anya Negrita! Oops! Teka lang! Ay! Tama na, Marga! Wala naman akong ginagawang masama sa'yo! Wala nga! Pero pag nakikita kita, dumidilim yung paningin ko. Nairita ako sa kulot ng buhok! Lalo na yung parang paboritong kainin na noodles nung katulong namin. Aray ko, Marga! Mrs. Normal naman po ang kanyang kalagayan. Wala akong nakitang sakit o ano man sa kanyang katawan. Siguro, nagulat lang siya sa kanya nakita kaya nawala ng malay. Salamat po, Tom. Sige po. Inaw na siya. Mrs. Malunik? May, pwede ba tayo mag-usap? Napapansin ko na nahihirapang mag-adjust si Anya dito sa eskwelahan. Lagi siyang niloloko ng mga classmates niya. Magmula nung natanggap siya rito bilang scholar sa school. Wala naman po siyang nabanggit sa akin. Kaya akala ko po maayos naman siya dito. Hayaan mo. At kakausapin ko advisor niya na huwag niyang payagang kutsuin si Anya. Salamat po. Mai, yung nangyaring sunog, may naging experience na ba kayo ni Anya? Kagaya nung nangyari kanina? Wala naman po. Kahit na nung nasa probinsya pa po kami, normal naman po nakikipaglaro si Anya sa kapwa niya bata. Kaya hindi ko nga po maintindihan kung ano yung tungkol sa apoy-apoy na yan eh. May... Pa. Totoo ba yung napanood ko sa balita kanina? Gumawa raw ng sunog tong si Anya sa eskwelahan. May pyrokinesis daw yung bata. Hindi po totoo yun, Mrs. Lopez. Nung nagkasunog po, si Anya nga po inawala ng malay, kaya pinuntahan ko siya sa klinik kanina. Ayoko ng gulo, ha? Pinayagan kitang papag-aralin dito si Anya para may kasama ka. Siguro naman nagkakaintindihan tayo. Opo, Mrs. Lopez. Oo nga pala, nawawala yung relo ko. Nakita mo ba? Gold-plated yon. Iniwan ko lang sa mesa sa kwarto ko, tapos hindi ko na makita. Wala po ako napansin, Mrs. Lopez eh. Hayaan niyo ho kapag nakita ko, ibibigay ko po sa inyo agad. Dapat ha, dahil alaala yun sa akin ni Manuelo. Kailangan makita mo yon, ha? Opo. Dumarami mga bagay na nawawala mula nung nadagdagan tayo ng mga tao rito.
ka? Ayos lang kung hindi ka magpakita. Basta makinig ka lang. Para maramdaman kung hindi ako nag-iisa. Sa school kasi, walang gustong lumapit sa akin. Hindi nila ako bate. Hindi ko alam kung bakit. Wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Anya, anong ginagawa mo dito? Ating gabi na. Tsaka hindi ka dapat pumapasok sa kung saan ang kwarto ng bahay. Kaya tayo na pagbibintangan eh. Ako lang naman ang pinagbibintangang magnanakaw. Diba na isabi mo na sama ang magnakaw? Di ko naman yung nakakalimutan. Hindi naman ako kukuha ng hindi sa akin. Alam ko naman yun, anak. Kaya nga umiwas tayo nang hindi tayo napagdududahan. Bakit ganun, Nay? Masama ba tayong tao? Sa school, pinagbibintangan din tayong mga maligno dahil ba maitim tayo? Anak, hindi porke maitim ang kulay ng balat natin ay masama na tayong tao. Walang kinalaman ang kulay sa pagkatao ng isang tao. Kung kutsain ka man naman kaklase mo, umiwas ka na lang para hindi na magkagulo. Naiintindihan mo ba? Halika na. Maaga pa tayo gigising mamaya. Good morning, class. Good morning, Mrs. Liwayway. Bago tayo magsimula, ay sasabihin ko muna sa inyo ang inyong takdang aralin para hindi nyo makalimutan. Kailangan nyong gumawa ng sulat para sa inyong magulang. Kahit na ano, basta yung galing sa puso. At kailangan ipasok nyo ito bago tayo mag-PTA meeting. Naiintindihan nyo ba ako? Oo! Okay. Mag-umpisa na tayo. Sino sa inyo nakakaalam ang tungkol sa buktong? Sino makapagbibigay na isang halimbawa ng buktong? Yes, Marga? Ayan na, hindi mo pa nakikita. Magaling. Ano ang sagot? Ayan na, hindi mo pa nakikita. Anya. Yung lolokohin si Anya. Hi.
Mai, kanina pa ako tawag ng tawag. Uy, ano nangyari? Para kang nakakita ng multo. Iandaan mo na ako ng hapunan, ha? Opo. Dear Nanay. Anong ginagawa mo dito? At may banig ka pa. Nay, mas gusto ko po dito. Mas nakakapag-aral ako. Anak, may problema ba? Nay, gusto ko na pong bumalik sa probinsya. Sa bahay natin. Kasi doon, lahat sila kaibigan ko. At walang nanluloko sa akin. Tiisin mo lang, anak. Sa umpisa lang yan. Pero tingnan mo, pag nagtagal, titigil din ang mga yan. Lalo na kapag nakita nilang mabait ka. Magkakaroon ka rin ng mga kaibigan. Konting tiis lang, anak. Nay, iglip lang po ako. Sandali, ah. Dito siya. Mag-iingat kayo. Ang itim na duwende ang pinakamakapangyarihan at pinakamasamang elemento sa daigdig na hindi nakikita ng mata ng tao. Ayaw niyang umalis dito. Eh, bahay ko to. Hindi nila to bahay. Anong ginagawa niya sa anak ko? Bakit siya? Anak, pakipatay nga yung kalan. Please, baka magkasunog pa tayo dito. Sige po, ma'am. Hindi naman sa panghuhusga ko sa inyo. Alam ko namang ni-refer ka sa akin ng kaibigan ko at malaking tiwala ako sa kanya. Napag-iisipan ko lang yung nangyari nung isang araw sa atik. Ano pong ibig niyong sabihin, Mrs. Lopez? Hindi kaya totoo ang mga balibalita na may lahi nga kayong... Lahing ano po? Anya? Sino ka? Huwag kang matakot. Ako si Bambolito.
ako yung anino doon sa attic at saka sa school mo. Huwag kang lalapit. Gusto ko lang naman makipagkaibigan sa'yo eh. Okay lang ba sa'yo? Katulad mo rin ako, walang gustong makipagkaibigan sa akin eh. Kasi, maitim ako. Sabi nila, masama daw ang mga itim na duwende. Mga sinungaling at di dapat pagkatiwalaan. Paano naman nila nasabi yun? Porket ba maitim ako? Dapat iniisip nila yung sinasabi, yung ginagawa, at saka yung iniisip. Bakit ikaw? Masama ka ba? Maitim ka! Eh bakit nandito yung mga gamit ni Mrs. Lopez? Ikaw pala yung kumukuha tapos ako yung pinagbibintangan. Kayo kasing mga tao eh. Burara kayo eh kung saan-saan nyo iniwan yung mga gamit nyo eh. Tinatago ko lang yan. Pero ibabalik ko yan kapag kailangan nyo na. Oh, kumain ka pa niyan. Para saan ba yan? Yan! Para mas lumakas ang kapangyarihan mong gumawa ng apoy. At saka huwag ka mag-alala. Ha! Makakatulong sa'yo yan para makapagtimpi at makapag-isip. At siyempre, makapagtiis na rin kapag ikaw ay inaapi. Mrs. Malunig, ikinalulungkot ko. Pero hindi na pwedeng pumasok si Anya dito sa eskwelahan. Napagpasyahang tanggalin ang kanyang scholarship. Mula nung nangyari ang sunog, unti-unting nababawasan ng mga estudyante yung pumapasok dito dahil natatakot sa kanya. Pero ma'am, gusto po talaga mag-aral ng anak ko. At saka, ayoko pong matulad sa akin ang anak ko na hindi nakapag-aral. Kung may magagawa lang sana ako, may eh. Anya? Ako po si May E. Ako po yung nanay ni Anya Malunig. Makikiusap lang po sana ako na sana huwag niyo na pong pagbawalang pumasok yung anak ko. Parang ako. Ano ba? Huwag mo ang hawakan! Batang yan! Siya nagsimula na sunog dito! Dapat sila makulong! Teka lang, sumusobra na kayo ah! Wala naman kami ginagawang masama sa inyo! Bakit yung kami ginaganito? Kaya kayo maitim dahil maitim ang pagkatao nyo kasing itim ni Satanas! Ay, bitawan nyo nga ako! Binawan ninyo ang nanay ko kung ayaw nyo masunog!
Ito na yun. Sabihin mo sa akin ang totoo. Paano ka natutong gumawa ng apoy? Anya! Tinuruan po ako ng kaibigan ko, Nay. Sinong kaibigan yun? Si Bambolito po. Yung itim na duwende. Anak! Bakit ka nakikipagkaibigan doon? Huwag kang maniwala sa kanya. Kampon yun ni Satanas. Diyos ko naman. Mabait siya, Nay. Anong mabait? Hindi ba sinabi nung albularyo na masasama daw ang itim na duwende? Nay, siya na nga lang po ang kaibigan ko. Tikman niyo po, Nay. Sino ka man, lubayan mo na ang anak ko. Kung ano man ang nagawa namin sa iyo, ako na ang humihingi ng tawad. Ay! Diyos! Demonyo! Demonyo ka! Masama ka! Kawawa naman ako. Hindi mo pa ako nakikilala eh. Hinusgahan mo na ako. Hindi ba't ikaw rin na nagsabi na hindi po kit maitim eh masama? Pare-pareho lang naman tayo nakakaramdam ng panghuhusga eh. Binibigyan ko lang ng leksyon ang mga taong mapanghusga para malaman nila kung sino ang inaapi nila. Alam mo ba na dahil sa apoy na binigay mo kay Anya, napapahama kami? Hindi mo naman kailangan mang api dahil lang inapi ka. Kailangan mo lang ipakita sa kanila na mabait ka. Eh, hindi ko naman siya binigyan ng kapangyarihang gumawa ng apoy para manakit ng tao. Ang totoong kapangyarihan laban sa panghuhusga ay ang pagtitimpi at pagpapakita ng kabutihang loob. At nagawa yan ni Anya. Bago kayo bumalik dun sa amo nyo, dalhin nyo na yung mga gamit niya para hindi kayo mapaghusgahan. Baka pwede mo na rin bawiin yung kapangyarihan kung gumawa ng apoy. Di ko naman yun kailangan. Basta payagan mo pa rin akong bumisita sa'yo at maging iyong kaibigan. Ha! Oo naman. Ikaw pa! Eh, ikaw lang naman ang kaibigan kong tao eh. Mai, halika, pumasok ka. Huwag kang mag-alala. Alam na nila na short circuit ang pinagmula ng sunog dito sa eskwelahan. At hindi ka gagawa ni Anya. Ayan! Kompleto na tayo. Magandang umaga sa lahat. Nagpagawa ako ng sulat mula sa inyong mga anak. Mm-hmm. Para sa inyo, mga magulang. At bubunutin ko ang isa para basahin dito sa harapan. Mula kay Anya. Para kay Mai. Ako na ang magbabasa para kay Mai. Ayaw, sige po, ma'am. Dear Nanay, masaya ako na kasama kita sa bahay ni Mrs. Lopez. Salamat. Salamat kasi pinayagan mo akong pumasok sa eskwela. Kahit alam kong nahihirapan kang magbayad ng uniforme at gamit ko sa school. At kahit na madalas wala kang pambigay ng baon, alam kong gusto niyo akong mag-aral. Kaya kahit na niloloko ako ng mga kaklase ko ng Anya Baloga at Anya Negrita, tinitiis ko po yun. Nay, ikaw ang nagturo sa akin na hindi porque maitim ay masama na. Ikaw ang nagturo sa akin na masama ang manghusga sa kapwa. Salamat po, Nay. Mahal na mahal kita, Anya. Nay, bakit po kayo umiiyak? Binasa namin yung sulat mo, anak. Mahal na mahal kita.
Promise, hindi ka na namin lolokohin. Promise. Promise namin. Magkaibigan na tayo? So, group hug! Group hug! Group hug!